Meron akong nabasa na kwento tungkol sa kahalagahan ng isang tao. Pinahayag ito sa pamamagitan ng ginawa ng isang ama sa kanyang anak. Ganito yung storya. Meron daw isang ama na may anak na malapit na makagraduate kaya humiling ito ng isang bagong kotse bilang graduation gift. Ang ginawa ng tatay sa halip na bagong kotse ang ibigay ay isang lumang sasakyan na matagal nang hindi ginagamit pero pinaayos para umandar. Pinagamit ito ng tatay sa anak sa loob ng isang buwan at tinanong ang anak, "Oh, kumusta naman yung kotse mo?" Ang sabi ng anak, "Hindi ko po masabi kung matutuwa ako o hindi, pero okay naman siya kung purpose lang pag-uusapan. Nakakarating naman po kahit papaano at kahit hindi masyado komportable." "Ganun ba? Oh, sige, ibenta mo sasakyan at yung pinagbentahan ay gagamitin natin sa pagbili ng mas modernong sasakyan. Hanap ka ng magandang buyer." At yun na nga yung ginawa ng anak. May mga taong pinagtawanan yung kotse dahil luma na daw at wala na sa uso. Di makatakbo ng mabilis at walang mga modernong features kagaya ng power window, power steering, touchscreen panel at kung ano-ano pang meron sa modernong kotse. Meron din namang nangutya sa kanya na sabi daw ay pwede na daw ibenta sa mga gumagawa ng pelikula ang sasakyan para gamitin sa eksena kung saan yung kotse pasasabugin. At meron ding nagsabi na pwede nang pakapitan sa talaba sa ilalim ng dagat yung kotse. Nung nag-report na ang anak sa tatay niya, ay nagsabi ito na nakahanap siya ng mainam na buyer. At sinabing ang buyer na ito ay namangha sa kotse at sinabing bibilhin ito sa magandang halaga. Malaki daw ang halaga ng sasakyan para sa kagaya niyang kolektor. Ang sabi ng tatay sa anak, "Yan ang dahilan kung bakit pinagamit ko sa iyo ang sasakyan. Para maunawaan mo na merong mga taong tatanggapin ka dahil sa kung anong meron ka, merong kukutya sa iyo, at meron ding makakakita ng iyong halaga. Pero sa kabila nito, meron at merong makakakita ng iyong halaga at doon ka magtuon." Ang istoryang ito ay magandang paalala sa atin ang sinabi ng Bible. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Hindi lahat sa mundong ito ay makikita ang halaga mo at itatrato ka ng mabuti. Merong kukutya, may magmamaliit sa pagkatao mo, merong hindi sasang-ayon sa mga pinapahalagahan mo. Pero lagi mong tandaan na hindi lahat ng pagtingin ay dapat nating pahalagahan at pakinggan. Ang pagtingin ng Diyos ang tunay na nagpapakita ng halaga ng isang tao. Kaya kung may nadidinig kang hindi maganda sa iba, o kahit ikaw mismo ay nagkakaroon na din ng mababa at maling pagtingin sa iyong sarili, alalahanin mo na sa Diyos, napakahalaga mo. Asa ka pa, ha?